Mabuhay guys! Hi, welcome guys to our YouTube channel. Medyo parang natatawa ka pa. Medyo hindi pa kami sanay, pero yes, like and subscribe. Wow! Legit na ito. Sinabi ko yan. So, maraming salamat pala sa lahat na nanood ng aming first release ng video. Our experience with the Dumagat. Base dun sa mga comments, may nabasa kami ng mga nagtanong kung paano nga ba kami nagsimula. Kung paano nga ba yung transition from magkaibigan to magkaibigan. Paano nga ba? Nalatanong ko ba? Bibigyan namin kayo ng siguro konting background kung paano kami nagsimula. And then, para sa mga siguro same ng pinagdaanan namin, meron kami mga konting tips na pwedeng ibigay sa inyo. Pero before that, we'll give you a few background muna kung paano konting kami nagsimula. Background. Well, nagsimula kami as friends 2010. After 7 years, we started dating. Actually, madami kami pinagdaanan as friends. Marami talaga. First time ko siyang nakita, pumunta siya sa bahay ko. Actually, yung grupo namin is grupo ng puro mga broken-hearted. Yes. Nagkaroon kaming grupo ng pangalan, ang palayaan almost kasi lahat kami mga bitter. In-invite ako ni Paolo para dito sa bahay niya. Tapos pagdating ko doon, may camping site. Sabi ko, kakamping dito sa Don Antonio. Tapos sabi ko, okay, sige, kanya-kanyang trip, subukan natin. After noon, araw-araw kami magkakasama ng mga time na yun. Madami, 7 years yun. Madami kami dinaanan. Tapos nakakatuwa, kasi yung 7 years na yun, buwan tawagan namin sa isa't isa. Papaseta pa ako sa kanya. Yes, ako yung taga-set up ng mga girls niya or takbuhan niya pag may problema siya. Yes. Ganun din ako sa kanya. Pag kailangan ko ng, alam yun, sensible kausap. Ano tingin mo sa taong to? Siya yung takbuhan ko doon. Ewan ko kung ganun din siya sa akin. Actually, ang naalala kong advice ko nga sa kanya dati, pag pinili mong puso mo over sa utak mo, para mong inaming tanga ka. Sinabi ko sa iyo yun. Oo. So kung kailangan mo talaga ng takbuhan, siya yung takbuhan. So ito na nga, after nung 7 years na bro talaga kami at takbuhan namin yung isa't isa at marami kami experience from tagahabol ng girlfriend, tagahabol ng boyfriend, tagaayos sa problema, sumbungan, ganyan. Umabot kami sa point na hindi na namin pwedeng kausapin yung isa't isa. Kasi yung taong ikukwento namin ay yung isa't isa. Parang ang hirap. Na-experience nyo na ba na yung taong go-to nyo sa mga problema nyo sa puso, eh yung taong hindi nyo makausap kasi siya yun. Correct. Pupunta siya sa stage na exciting pero kinakabahan ka. So medyo halo-halo hindi mo siya may explain ng mabuti. Alala ko one time, kasi yung friend ko nakatira sa akin nung time na yun, si Mads. Nagpunta siya dito kay Angel. Si Angel daw nagtanong ng opinion kung anong opinion nila. Kung i-risk ba yung friendship para maging relationship. Tapos, alam ni Mads na may gusto ako sa kanya. Ang sagot daw ni Mads, no, don't do that. Hindi ko alam bakit niya sinabi yun. Kasi nangyari daw sa kanya dati. So parang bila doon yung na-realize, oh my God, mali. So bila mamaya na-realize ko, hindi na siya nagre-reply sa text ko. So punta ka agad kasi magkalapit lang bahay na. Kasi natawing bit. Yeah, as in lahat ka mga 3 to 5 minutes lang yung layo ng building namin. Actually medyo fast-paced walk yun. Panic na excited walk. Excited walk. Fast walk. Parang walk. Medyo nagpanic na ako. Punta ako agad sa kanya. Tapos ayun, nakita ko. Hindi nga siya nagre-reply sa akin pero nandun naman yung phone niya. Kaya alam yun, a little bit of assurance na amin. Kung anong pinag-usapan namin. Actually, kung saan sana napupunta yung kwentuhan namin at yung mga in-open up na. Bago pa mapunta ko kung saan to, i-share namin sa'yo, hindi kami relationship expert. As in, hindi kami nagpapangga. Pero, base sa experience namin, nag-work naman, di ba? Tapos, ikakasal na rin naman kami. So, I think may konting say kami about these things, di ba? Itong mga matter na to. So, itong aming tips sa mga na-stop sa friend zone. Sa mga hindi alam kung magkaibigan sila o magkakaibigan ba. Basta yung mga na-friend zone dyan, alam yan. Yung mga natawag na bro, ate, kuya, Mars, yung mga may gusto kayo. Ito yung konting tips namin sa experience namin. Tip number one, siguraduhin nyo na gusto nyo talaga ang isa't isa. Siguro naman ito yung pinaka-importanting part. No? Dapat naman talaga, sure ka, na gusto nyo yung isa't isa, di ba? Kung hindi ka sigurado pa sa nararamdaman mo, please lang, huwag mong guluhin yung isip ng isang tao. Siguraduhin mo muna kung infatuation lang ba to o parang isa itong disillusion na mga gawin. Kasi talaga ng malaking bagay ang papasukin mo, kaibigan mo to. At pag mahalaga sa'yo yung
isang tao, gagawin mo yung lahat para hindi masaktan, gagawin mo yung lahat para kung ano yung best para dun sa tao yun. Para dun sa tao. So yun yung rule number one. Make sure na alam nyo talaga yung papasukin nyo, na gusto nyo talaga yung isang tao. Number two, tanggapin nyo yung awkwardness. Trust us, magkakaroon kayo ng awkward face talaga. Yung unang holding hands, matatawa kayo. Pag ganun, itawa nyo lang. Normal na daanan ng awkwardness. Huwag kayong matakot dyan. Kailangan lang i-accept nyo na magiging awkward and i-own nyo lang. Matatawa lang kayo after. Siyempre, yung mga first dates nyo, na siyempre, iba na yung kilos, mas gentleman ka na, di ba? Alam mo yung gano'n? Kasi siyempre, pag barkada kasi kayo, alam nyo kung paano yung isa't isa, di ba? Alam nyo kung paano sila mag-style sa girls, alam mo yun? Pag alam mong magpapakute sila. So, pag ginagawa na sa'yo, matatawa ka na parang titigilan mo nga ako, huwag mo na akong style. Kasi nakita ka, alam ko yung style mo, style mo, bulok. Ilang beses na niya sinabi sa akin yun, okay, ginamit mo na sa iba yan. Sabi ko, Oo, ganyan. Ginamit mo na sa iba yan. Ako kasi experience ko, may yung unang mga dates namin, nung una, syempre, kilig-kilig, ganyan. As in, parang ka nasa heaven. Pero, darating ka sa point na parang, nag-holding hands kami. Pag nanonood kayo ng... Gusto ko mag-walk out. Sana pa ulit. Pag nanonood kayo ng friends, makikita nyo naman yun. Chandler, Monica, Joey. Si Joey and Rachel. May awkward moments talaga. Huwag kayo matakot. Tip number three. Talk it out as friends. Napaka-importante nun. Hindi porket kilala nyo ang isa't isa, alam nyo na kung anong isip ng nasa ibang tao, diba? Parang kami, nagkaroon kami ng, of course, may anak na si Neil, tapos alam ko na hindi siya, parang ayaw niyang ikasal, parang gano'n. So alam ko yun nung magkaibigan pa lang kami. Ayaw niyang ikasal, ayaw niya na magkaanak ulit. So kinausap ko siya na parang nirerespeto ko yung decision mo, yung gusto mo sa buhay, alam ko yan noon, pabago pa ako pumasok sa ganitong situation. Pero, paano kung ako, gusto kong magkaanak, gusto kong mag-asawa, kailangan mo respetuhin din yung decision ko noon. So, pinag-usapan namin kung paano, kung ano yung mag-work para sa amin dalawa. Tsaka, syempre, kung paano nyo pinag-uusapan dati as magkaibigan yung mga bagay, ganun nyo din pag-usapan lahat pa rin. Walang magbabago. Honest pa rin dapat. Para hindi kayo mag-away. Kailangan, honesty importante para hindi kayo mag-away. Tama yun eh. Pag-usapan nyo kung paano kayo nag-uusap bilang magkaibigan noon. Diba? Kasi pag barkada mo, diba, pagkaibigan mo, gusto mo yung best para sa tao ay yung masasaktan nyo. So, ganun mo kausapin. Pag as lovers, ganyan, pag ganun mo kinausap as boyfriend, girlfriend, parang mas madaling magtampo. Diba? Kasi mas sensitive ka eh. Kailangan po kayo, parang dati lang, pag-usapan nyo yung relationship, casual. Dapat hindi yung parang gumagamit kayo ng flowery words pa yun. Huwag kayong magpa-impress. Talk as friends. Importante yun. Tip number four, go all in. Yan! Tamaan yan! Bakasan mo! Malaki yung risk para gawin to. Pero malaki din yung reward. Para makuha mo yung risk and reward, kailangan talaga sure ka na ibibigay mo lahat. Kasi kaibigan mo yan, alam mo hindi mo pwedeng saktan, alam mo hindi pwedeng... Alam mo yung mga pinagdaanan. Alam mo yung pinagdaanan. Kailangan ibigay mo lahat talaga. Kailangan alam mo hindi lang to laro-laro. Kailangan all-in ka talaga sa lahat ng ginagawa. Protect each other. Malamang na-open up ng kaibigan mo lahat ng mga hinanakit niya sa mga exes niya. Siya rin, gano'n, diba? So, yes. Uulitin mo pa ba yun? Gagawin mo pa ba yun? Na ikaw yung taong tinatrust niya, diba? Don't forget na one of a kind relationship ito, diba? Na mahalaga, wag mong sayangin. Hindi ko naman sinayang, magpapakasal na tayo. Hindi ko sinayang, diba? Hindi naman. Ayun naman yung mga tip namin. Pero kung hindi pa rin kayo masyadong decided, kung naguguluhan kayo sa dami ng mga advices namin, hindi nyo rin kayo makapag-open up sa ibang tao. Parang ako, nag-open up ako sa ibang tao, di ko naman siya mention. Nabuking tuloy kami, na parang may something. Tapos ayun na nagbukingan na at ganyan. Maganda siguro i-release nyo kahit papano. May isa akong tip. I-flames nyo kaya. Teka lang. Yan, hindi ako marunong yan. Flames. Magandang release lang to talaga. Tapos tignan nyo lang kung ano, mabigyan kayo ng tamang advice. Sana lang mag-flames. Hawak ko lang ako ng whiteboard. Ha? Hi, Goy. Magkaya. Tapos si Goy. Magkaya muna, Goy. Hello, hi, Goy. Hi, Goy. Ikaw, sabihin mo. Hi, my name is Goy. Goy, taga-san ka? Taga-san ka, Goy? So, flames. Flames. Ano nga ibig sabihin ng flames? Friends, lovers, angry, marriage, enemy, and sweetheart. Ang gagawin nyo dyan, sulat nyo yung pangalan. Okay. Dito na lang ako. Yan! Magaling-galing tayo. Ganito kami nares. Tapos, Antonio, Leo, Milo,
parse. Gagawin nyo, babawasan nyo yung mga letters na may kapareho, di ba? So, A. Tanggal lahat ng A. 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 Tapos N. May N din, di ba? N. 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 G. Wala. E. Meron. E. 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 Wala ko na ang hapit ba? L. Pumasok si Chris at L. L. Hi, Goy! L. L. I. C. Tapos O. Marami si Neil niyan. Sa letra ko. Tapos M. Wali. S. Wali. R. So, yung mga letters na natira. So, meron tayong G. G. Saka M. S. Tatlo. So, si Neil, ang letters na natira sa kanya ay T. Four. T. Tuta niya. 1, 2, 3, 4. So, 4, di ba? So, bilang ka. Simula dito na apat. 1, 2, 3, 4. So, tanggal si marriage. So, mukhang may problema tayo. Okay. 1, 2, 3, 4. Tanggal si lovers. May problema rin tayo dito. 1, 2, 3, 4. Tanggal si friends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, natira si enemy. So, mag-aaway kami ni Dime. Hindi totoo to. Saka yung mag-claims. Hindi totoo yan. Hindi ko alam mata. Pero kahit pa paano, maaliw yung mga utak nyo. Naalala ko na bigla eh. Nag-claims ka? Sa pad paper pa yun eh. Mga ganun, mga flames-flames. Glimpse ng memory. Pero syempre, biro lang din naman yun. Pwede subukan sa nickname. But kidding aside, sa mga natatakot na mag-take ng risk, huwag kayong matakot. Yun ang mga advice ko. Kasi para sa akin, yung taong yun, yung kaibigan na natatakot kayo na mawala sa buhay nyo kung sakaling malaman ko ano yung nararamdaman or kung sakaling pumasok kayo sa ibang level, kung totoong kaibigan talaga siya, katulad ng sinabi ko kanina, gugustuhin niya kung yung best para sa'yo at para sa inyo. Yes. So, huwag kang matakot na mawala siya sa buhay mo. Kasi kung mawala siya sa buhay mo, ibig sabihin, dadaan lang siya pa talaga sa buhay mo. Hindi siya talaga pang matagalan. Pumasok siya sa buhay mo na may ibang intention. Siguro gusto niya talaga na ligawan ka or something sa'yo or ganyan, di ba? Dami nga nagtatanong kung ano yun. Ano ba kami? Friends turn lovers, soulmates. Niniwala ka ba sa soulmate? Ako personally, para sa akin, feeling ko madaming soulmates. Pero para sa akin, mas kay God ako, di ba? So, mas naniniwala ako na blessing siya ni God. Dumating ako sa buhay niya, dumating siya sa buhay ko para pasayahin namin sa isa, make our lives better. Ginusto ni God yun para sa akin. Siguro sa mga positive na pwede namin ma-share sa inyo, pag yung makatuluyan mo is isa sa mga best friends mo, hindi ka matatakot na mag-isa ka sa buhay. Alam mo yun? Kasi merong, may naging partner ka minsan sa buhay mo. Correct. Naging karelasyon ka na parang mag-isa ka pa rin. Kahit may boyfriend ka, kahit may girlfriend ka, parang mag-isa ka pa rin. Pero pag magkaibigan kayo, pag nandun na yung foundation nyo, talagang mararamdaman mo na hindi ka nag-iisa. Kumbaga may partner ka sa life. Na hindi ka papabayaan kung may taong naiinis ka yung bago ka magalit, nauna na siyang nagalit, so hindi ka na magagalit, kakalmahin mo siya, parang, oh, nakainis yun, tapos magagalit siya, at huwag ka na magagalit. So ikaw yung kakalma, di ba? Yung gano'n, so lagi kang may partner. Minsan gano'n eh, pag medyo mainit na siya, tataas ako siya, hindi ka na magalit. Gano'n din siya sa akin. So yun yung masashare namin sa inyo na isa sa mga perks pagka from magkaibigan to magkaibigan, kumbaga. Actually, nakakatawa yan eh. Karoon parang point sa amin na akala ko kami na. Para sa akin kami na. Para sa kanya hindi pa. Actually, inaamin yung opinion nyo. Sulit ko sa comments kung ano yung opinion nyo dyan. Kasi, nag-I love you ako sa kanya. Sabi niya sa akin, I love you too. Para sa akin, kami na yun. Oh, mahal kita. Sa pero mga fans naman, niya, huwag kayong bias sa comments, ha? Hindi, hindi. Pwede kasi, oh, mahal kita. Pero hindi ko sinasabi na okay ako mag-boyfriend, di ba? Pwede namang mahal kita, di ba? Marami namang nagmamahal nga. Alam mo yun? Nagmamahal na mag-isa. Anyways, to cut the long story short, siya pa rin ang nagwagi. Kasi, I still formally asked her to be my girlfriend. Sa mga gustong makaalam kung paano baba ko na pa-oo ni Neil, pwede namin i-share po sa inyo yung video na ginawa niya para mapa-oo na and ma-formalize na. Kasi lagi ko sinasabi sa kanya ma-formalize na boyfriend-girlfriend na hindi ito yung proposal. Kasi nag-date kami na almost a year. Akala niya na kami na. Tapos nilaban ko na hindi. Tapos every time tatanungin niya ako, huwag mo kong tatanungin ngayon. Kasi feeling niya kaya ako nagtatanong kasi sinabi niya, hindi pa naman tayo eh. Kasi hindi ka pa nagtatanong. So, paano ko magtatanong nun, di ba? Eh, kala ko nga kami na. Ito yung video, panakarit niya. Yes! Please say yes!
Please, say yes. Jen, hello. Please say yes. Jen, favor naman o. Please say yes. You know I'm Team Neil all the way. I love you guys together and I wish you all the best. So please say yes. Jen! Yes na! Yes na! Hi Angel! Say yes! Miga! Go na! Please say yes! Hello! And Angel! May pinapasabi si Kuya Neil. Please say yes daw! Please, 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 please! Say yes. Yes. Angel, please say yes. Please. Hi, Angel. Please say yes. Please say yes. Alam mo na. Just say yes. At the Angel, say yes. Hi, Mars. May gustong sabihin si Alonso. Nina. Okay, say it, Ninang. Ninang. Angel. Angel. Please. Please. Say. Love you. Yes muna bago love you. Yes. Yes. Video na yun. Simpleng bagay, less gastos, pero ramdam na ramdam ko na si Sina naman siya. Napakahirap regaluhan yan. Hindi nagbabag, hindi nagsa sapatos. Hindi na, hindi mo na alam kung ano ibibigay mo. Nagreklamo ka? Hindi naman. So, sana may natutunan naman kayo sa aming mga... sana may mga natutunan naman kayo sa mga shinier namin ngayon. Kahit paano, kahit ang kulit namin, gusto lang namin mag-promote ng love and happiness. Sana magustuhan nyo itong munting vlog namin sa inyo. Sa mga nanonood nga pala rin, please, 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 like and subscribe. Ayaw niya sabihin na yun. Like and subscribe. Please, please, like and subscribe. Sa mga subscribers namin, magkakaroon kami in the future ng mga konting sorpresa. So, huwag mo kayong mag-alala. Kami po ay gusto na mag-give back sa lahat ng mga taong sumuporta po sa amin. So, maraming salamat po sa inyo. Bye! Thank you. Bye! Thank you. Bye! 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 Bye!